Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tinayak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo naman maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang iyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang iyong angkan. Ngayon,
Pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy, Panginoon. Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nananantu ako na hindi hihimlay, hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirahan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya, Doon ako titira magpahabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghapag sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos ang mahabang panahon na tayo po ay pinagpahinga, pinagbakasyon ng poong Jesus Nazareno, nawa ay marami tayo mga natutunan, marami tayo mga na-realize tungkol sa buhay natin. Hindi pwedeng nagpahinga lang tayo. Hindi pwedeng hindi lang tayo lumabas ng bahay. Pero wala naman tayong na-realize, wala naman tayong napagnilayan, so useless. Na para bang sa pagbalik natin dito sa harapan ng poong Nazareno sa kanyang tahanan, bahagi nawa ay yung pagpapasalamat sa lahat ng mga napag-isipan mo, sa lahat ng mga nabalikan mo. At sana sa mga staff namin, sana mas na-realize nila kung gaano kahalaga na sila ay naririto dahil may trabaho sila. Di ba kahit kayo po mga nasa labas, no? Sana mapahalagahan natin na sa panahon ng pandemya, hindi makakatulong yung reklamo ka ng reklamo. Ang kailangan, magtrabaho ka ng tama. So, no, ang haba na ng bakasyon, pagdating dito, magre-reklamo, pagod. Bueno ba talaga? Pag pinagbakasyon, gustong pumasok. Pag may pasok, puro naman late. Ano ba yan? So, kailangan tayong nagninilay, pinagninilayan natin ng mabuti ang ating mga pagkilos, ang ating mga desisyon sa buhay. Sabi po ngayon, no, sa pagbabalik natin, pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo ni San Marcos, ito mismong sinabi ni Jesus. Wala naman pong lihim na di mabubunyag. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa liwanag. Mamuhay tayo sa katotohanan. At sana, maging totoo tayo. May dalawang pamamaraan kasi po, no, na ang ginagawa ng tao para mapagtakpan o maitago yung kanya pong tunay na saloobin o tunay na nararamdaman, maging yung kanyang tunay na motibo. May dalawang paraan ng ginagawa natin. Una, para hindi ka makilala, hindi malaman ng tao, nagtatago ka sa dilim. Ano bang pag sinabi nagtatago sa dilim? Yan, tahimik ka, no, hindi ka nakikisalamuha, tatago ka sa lungkot, yung gusto mo lang mapag-isa. Yan yung mga kadiliman. Nagtatago tayo sa dilim. Kasi ayaw nga nating malaman ng tao kung ano ang nangyayari sa iyo, kung ano ang nararamdaman mo. Nagtatago tayo. Sa kabilang banda, nagtatago naman tayo sa sobrang liwanag. Para hindi makita yung tunay na ikaw, minsan nagpapanggap tayo. Yung extravagant, no? Yung pagiging magarbo, yung paglalagay ng mga kung ano-ano sa katawan, make-up, mga alahas, magagandang damit, gadget, para lamang hindi mapansin at makita ng mga tao kung ano ang tunay mong nararamdaman o yung saloobin mo, idinadaan mo sa pagiging magarbo, pagiging loud. Kahit nga minsan po, no, yung mga madadaldal, yung mga masalita, yung masyadong maalam, di ba po, no, yung maalam, yung ayaw patalo, yung gusto siya lagi yung nagsasalita, yung ganon.
Minsan, isang paraan yun para maitago mo yung tunay na yung kahinaan mo, yung pinagdaraanan mo. Eh, hindi tayo nagiging totoo. Eh, kapag hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili, maging sa nakikita ng iba, paano tayo matutulungan? Minsan naisip ko, yung pagsisimba, kaya nga pag nilayan natin, baka kasi yung pagsisimba natin, yung pagdarasal natin, baka mamaya ginagamit din natin yan to cover up yung tunay mong damdamin. Yung dapat nakikisalamuha ka, yung dapat nakikipag-ugnayan ka sa labas, pero mas gusto mong mag-isa ka lang, dadaan ko na lang sa pagsisimba. Pero yung ugali, di ba, hindi na itatago eh. Kasi pagtapos ng simba, ang lutong namang magmura. Pagkatapos magsimba, makalabit ka lang sa labas. Ang bilis mag-init ng ulo. So hindi matatago. At ayaw ng Diyos na masanay tayong nagtatago. Kaya nga dapat tayong, sabi nga, kung nasa atin si Kristo, si Kristo ang liwanag. So mamuhay tayo kay Kristo, magliliwanag tayo, yung sapat na liwanag. Yung sapat para maipakita natin yung tunay na tayo. Kasi ang isa ring katotohanan, kahit magtago ka, sabihin na natin, kahit magpanggap ka sa harapan ng mga tao, hindi tayo makakapagkubli sa Diyos. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Kilala tayo ng Diyos. So nawa po, sa mga panahon na tayo po ay isa ito sana sa mga na-appreciate natin, yung nagkaroon tayo ng panahon sa ating sarili at nagkaroon din tayo ng panahon mapagnilayan ang ating mga buhay-buhay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak ay atiniaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
kamay sa aming saya at hapis ng law kang kaaya-aya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sa aming pagkikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pentakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Oh, no.